So dito sa Corina Interviews Extra. Ayan, dito na natin pag-uusapan yung hindi nila napanood sa TV. Okay? Ito na yung talagang usapang totoo. Ito na yung Robin na nakilala ko na nagulat ang lahat at that time na nakulong ka. Okay, ito ha. Hindi na kasi madalas pag-usapan, right? Ano ba nangyari noon? Ano ba ang hindi ko na matandaan? Ba't ako nakulong, ma'am? Oo, bakit ka nakulong? Una, nakulong ako dahil malapit ako kay FBR. Oh. Yun yung marami naman nahulihan ng barel na hindi naman nakulong. Mm-hmm. At marami naman na nadala ang kaso sa korte na hindi naman ganun kabilis na dinesisyonan. Kasi ma'am, hanggang ngayon, record ko yun. Pinaka mabilis na desisyon ng Court of Appeals. Kasi 9 days, dinesisyonan ako, kulong. Ganon. So, okay lang. Ang nangyari kasi noon, sa isang police checkpoint, yun ang sabi nila, nahulihan daw ako ng mga barel. So, nandun ang mga barel, inaanap nila yung lisensya. Pinakitaan ko sila ng lisensya na yun ay in-issue nung panahon na yun ng Presidential Security Group. Kasi, konektado nga kay FBR nung panahon na yun. Nung nakarating sa korte, deny hanggang yung aking XO. XO sabihin, yung sumunod sa commander, yung military, natanggal yun. Kasi illegal daw yung pagbibigay sa akin noong mga MOMR noong panahon na yun. So tinanggap ko naman yun. O, di illegal, di suwak tayo. Ang maraming sinasabi, kasi noon pa lang, ma'am, din ako naniniwala sa lagay. Okay, kasi maraming nagsasabi, pwede kong bilin yung judgment. Correct. Oo. Bayad ka lang ng ganito, acquitted ka na. Ganun. Hindi, ilalaban ko yung kaso dahil naniniwala ako na inisyuhan ako eh, may papel eh. Kasalanan ko ba yan? Kung peke pala yan o hindi. Basta alam ko, may issue yung papel. Madaling salita, walang pinuntahan yung pakikipaglaban ko. Napunta ng Court of Appeals, dinesisyonan ng Court of Appeals. Suwak ako. Nagtago muna ako ng isang buwan mahigit. Sumama muna ako sa mga rebelde sa MPA sa Bicol. Totoo? Oh, yes, ma'am. Isang buwan at kalahati tayong naging... Mahal ka dun, ha? Yes, fans mo. Fans. Yes, ma'am. Okay. Tapos, pinuntahan ako nung aking ex-wife. Sinabi niya, ba't nandito ka sa bundok? Ay, paglalaban ko ang mga naapi. Katulad ng naapi ako. Walang hustisya. Ganyan. Sabi ni Lisel noong panahon na yon, maganda yan, pero harapin mo muna yung kaso mo. Kasi ngayon, ang dating, tinakbuhan mo yung kaso mo, kaya ka nandito sa bundok. Medyo tinamaan ako doon. Pride, di ba? Dating, tatakbuhin ka. Sige, buba. Sumurrender ako, nagpakulong ako. Ano sabi ng mama mo? Si mama kawawa. Kasi siyempre, heartbroken. Siya yung unang umakyat sa bundok. Sabi niya, anak, buba ka na. Sabi ko, di ma, ano na ako ngayon? Rebelde na ako. Hindi na ako, ano. Kasi alam ko, heartbroken si mama, no? Sa mga base. Hindi ako sumama. Ayan, sumunod lang si ex-wife. Ayan. Oo. Ilang taon? Nakulong, ma'am? Oo. 3.5, ma'am. Tagal din yun, ha? Ma'am, di mo naman ako kinalimutan, no? Lagi mo akong pinupuntahan. Oo, lagi itang pinupuntahan noon. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, paano ka nag-survive sa loob? Mahirap? Mahirap, ma'am, sa una. Siyempre, from superstar ka, na lahat na sa'yo, eh. Di ba, sipi mo, ma'am, pupunta ako ng shooting, ang mga stuntman, ikaw ang ginodiyos ng mga stuntman. Eh. Pag naglabas ka nga ng sigarilyo nun, mga 50 lighter yung
Ganon katindi ang... Buti hindi flamethrower. Hindi mo alam kung ganon ka. Tapos pagdating sa bilibid, ang tawag lang sa inang gwardiya, ganon eh. So mahirap talaga, ma'am. Tapos 80 kayo sa... Dapat 40 lang ang tao ng jail, ng mismo selda. Wow. 40 lang dapat ang population nyo, 80 kayo. Paano kayo natutulog? Kalahati. Kalahati? Maunang matulog sa gabi, matanda, may sakit. Yung mga malalakas pa, nakaupo lang kayo muna. Sa umaga, lalabas na yung mga matatanda, kayo naman ang matutulog. Grabe naman yun. Yes, ma'am. Ganun ka. Kaya ngayon, yan yung mga sinusulong ko dito eh. Yun, ganun ma'am, sa loob. Tapos inayos ko yung pagkain sa loob kasi nakita ko yon na kasi may mga gang-gang sa loob eh, pagkita mo. Kung sino yung medyo mataas ang posisyon sa gang, sa kanya yung masarap na pagkain. Doon ko nga nakita yung inaaso yung pagkain eh. Yung dadating kasi yan, raw. Noong panahon na yan, raw. Mahilaw pa lahat, gulay lahat. Iluluto yan ng ranchero. Pag niluto nung ranchero, uunang kakain yung bosyo. O, kakain yung bosyo. Buto. May sasalo na ron. Kukunin niya, iluluto niya uli yun. Oo, oh, ganun ma'am, inabot ko yun. Yung sabaw, nako, ano na yun. Precious na yun, yung sabaw na yun para sa ibang tao. Kanya-kanyang laway. Meron oh, na. Kaya inayos ko yun, ginawa namin. Sa tulong ni General Binaraw, ginawa namin catering yon nung panahon na yon para patas. Parang sa Amerika ba, may share ka na, may tray ka na, may ganun nagawa namin. Wow. Pati yung, yun lang, yung drugs talaga, yun ang talagang nilabanan namin sa loob. Nabigyan ako ng, nalala, in-interview mo pa ako dyan, ma'am, na nabigyan ako ng award ng yes. Dangerous Drugs Board dahil nagtayo ako ng therapeutic center sa loob. Kasi talagang pagdating ko doon, ang bilanggo, titira ng bato, akit sa third floor, tatalon una ulo. Talagang shocking talaga. Eh, paano naman ang gagawin mo sa loob, di ba? Pag tumira ka pa. So, nilabanan natin yun sa loob, ma'am. Kaya nga lagi ko nga sinasabi na yung nakikita nating problema ngayon na nandun ng mga drug lord, ginawa ko pang pelikula yun, Hari ng Selda, na in-expose ko na yun noon pa. Kailangan ko lang gamit. Tsaka anti-tetano. Pero ang pinagtataka ko, paano na ipasok ang permission drogang yan? Ang pinakamaganda lang doon sa pangungulungan ko, ma'am, na hindi ko makakalimutan nang dahil sa kaso ko, nagkaroon ng Robin Padilla law. At ang daming lumaya dyan sa illegal possession. Kasi illegal possession na yon, dati yan, batas lang yan ng martial law. Kaya yung 17 to 21 years, kahit anong mahuli sa'yo na parte ng barel, swak ka. Eh, nung naayos natin, ma'am, nagkaroon ng Robin Padilla law, bumaba yung sentensya. Ma'am, daan-daan ang lumaya dyan sa iba't ibang sulok ng Bilibid. Kasi, ma'am, marami yan eh. Hindi lang, may national penitentiary, pero may mga kolonya yan sa iba't ibang sulok. Ang daming lumaya.